Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Party na! Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Mag-chowking halo-halo na. Haluin ng sabay-sabay. Nag-umapaw, pabaw sa ka. Nag-uumapaw, pabaw sa ra. Nag-umapaw, pabaw sa ka. Nag-uumapaw, pabaw sa ra. Hey! Chowking halo-halo, umaapaw ang sangkap at milky sarap. Apaw sangkap, apaw sarap. 50 lang. Hello guys! Hello everyone! Welcome uli sa aking ginawang video na isishare sa inyo. Siyempre, ang mission ng IMG is to educate 10 million family by 2025. So, kaya ito ako uli ngayon gumawa ng video para ma-share ko sa inyo. Kahit na meron tayo ngayon na mga challenge, lalo na COVID, medyo ano yan eh, yan yung nature na hindi natin inaasahan. Tawag ng pagkakataon talaga naman. Parang si Sharon Cuneta, di ba? Sabi nga niya, kahit na puti na ang buho ko, may Kaiser pa rin. So, ayan guys. Umpisahan na natin. Siyempre, may tanong kasi dito. Who is Kaiser? Kaiser International Red Group. So, ayan. I-discuss natin yan o pag-usapan natin. Ano ba yung mga benefit ni Kaiser? Ako nga pala uli. Si Michael B. Maniglang. Isa ako sa financial educator. Isa rin akong entrepreneur at investor. Ayan. Siyempre, huwag niyong kakalimutan sa baba, i-click niyo yung subscribe at saka yung bell para makareceive pa rin kayo ng mga updated na video na gagawin natin. So ayan, umpisahan na natin. Siyempre, bago tayo uli magsimula, mag-pray muna tayo. Prayer ni Brother Bo Sanchez, True Millionaire's Prayer. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territory. So, I place my life in your hand. In Jesus' name, amen. So, ayan. Saan natin, guys? Kaiser Health International. Or Kaiser International Health Group. Yeah. And li, pinapakita ko ulit sa inyo si Sharon. Siguro napapaisip kayo, hindi ko ini-endorse si Sharon. Si Sharon Cuneta. Isa siya sa mga ambassadress ng Kaiser. So, napapaisip kayo, napapatanong kayo, bakit nandyan si Sharon Cuneta? So,
siguro, hindi lang siguro, si Sharon mismo ang makakapagpatunay na kung ano ba yung na itulong ni Kaiser sa kanya. Ano ba yung dapat nakilala niya na ng una, so para hindi nawala yung mga dapat nawala. So, siyempre, ano yan eh, yun yung kung bakit na andyan si Sharon Cuneta. Kaiser, i-introduce ko lang sa inyo para din naman meron kayong kaalaman sa background ni Kaiser. We are duly accredited with the Department of Health of DOH. Our company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission or SEC on June 8, 2004. As health care provider with an authorized capital stock of 160 million. So, ba? Siguro naman, mawawala na yung takot o dudo nyo, di ba? Hindi yan basta-basta pera na ini-invest ni Kaiser sa mga nag-aano sa kanya na join or nag-grab ng tamang pag-iipon. Kaiser Board Directors are seasoned expert in the medical field services and in health care industry with its president and medical director, Dr. Leia Uyolo, a seasoned HMO executive and prominent doctor, outstanding to mission medicine 2019 given by the University of Santo Tomas. Yan, simple mga realization lang yung pag-uusapan natin. Tatlong klase, building solid financial foundation, how works Kaiser? Why Kaiser long-term care is level 1 investment? Katulad ng na-share ko dun sa unang video na sinare ko sa inyo o ginawa natin, bakit nga ba si Kaiser ay lagi nasa level 1 investment? Ayan. Itong Kaiser, makikita ulit natin, kasama siya sa number 8 benefit. So, si Kaiser, hindi lang siya long term, hindi lang din siya short term, at hindi lang siya pang senior care. So, yun yung product na meron kay Kaiser. So, kung papipiliin tayo, saan mo gusto? Short term, long term, o senior plan? So, yun yung dapat natin na ano na pag-isipan. Yan. Dapat matibay ang pundasyon. Laging pinapakita o pinapaintindi sa atin na pag gumagawa tayo ng bahay, dapat matibay yung nasa ilalim natin. Para kahit na anong klase ng mga bagyo o mga pagkakataon hindi natin inaasahan, at least hindi tayo basta-basta babagsak. So, yan yung sinasabi na healthcare. So, dapat ang healthcare, the greatest wealth in your health. Income protection o life insurance, annual income is times 10. Yan yung income mo na magsusupport o magiging backup mo para sa pag ikaw ay ganyan, na wala nga ng trabaho, ganyan, o may nangyari na sa buhay, nakakunod naman palagi, na ano ba yung mga hindi na inaasahan? Eliminate debt, debt management. Emergency fund o savings fund. Ito yung 3 to 6 months of total expenses na magko-cover sa pangangailangan mo. Investment or equity assets yan sa mga mutual funds. Ang goals kasi natin, pagdating ng retirement age natin, yung mga anak natin na magkukulehiyo, siyempre, masuportahan natin, mas magkaroon sila sa atin yung magandang bahay, o kaya makapagpundar tayo ng kahit paano sasakyan na ma-enjoy din natin yung retirement age natin. So, ayan, yun yung order of priority. So, siyempre, si Kaiser, meron siyang tatlong check na makikita mo sa kanya. Siya, una, investment. Pangalawa, income protection. Pangatlo, yung healthcare. So, ayan.
Dito sa presentation na to, doon sa screen na to, mayroong klaseng dalawa ng HMO. Yung isa, nasa company ka, nasa company natin ngayon na nag-Google tayo, yung isa is long term. Kapag ka nasa company tayo, ito sa line na yan, start ng 21 years old, ito yung productive years natin, simula 60 years old. So, gaya nga lang sabi ko kanina, yan yung sa employment of productive years. Yan yung benefits natin sa isang company na binibigay sa atin na bilang isang empleyado. So, siyempre, kapag hindi mo nagamit yan, mapapalpit yan. Kay long term naman, ang kailangan nating paghandaan dyan is yung pang 61 years old natin yung beyond. So, syempre ngayon, kung ang edad natin ay 21 years old, nasa magandang company tayo, meron tayong HMO, huwag ka nang mag-atubili na hindi ka o hindi mo i-aabil yung long term. So, sa ngayon, ang nakikita mo kung maganda yung income mo, hindi mo masasabi yan. Siyempre, pagdating mo ng 61, ng pagtawid mo ng 60 years old, siyempre, dyan lalabas yung mga sakit, di ba? Siyempre, sama lumalabas ang mga sakit, di ba? Dun sa kung kailan matanda na tayo, ganun. So, yun yung mga kailangan nating paghandaan. Na babayaran mo lang o na mag-iipon ka. Yan yung pinakatamang term. Mag-iipon ka ng 7 taon. Sasabayan mo yung meron kang short term ngayon para pagdating mo ng 7 years na pag-iipon, tapos ka na. So, i-award na sa iyo yung card. Na tapos mo na yung payment mo. Ganyan yung kahalagahan ng Kaiser. Yan. Ang pinaghahandaan natin dito is yung retirement age natin. Yan. Meron akong ginawa na line. So, magkaroon tayo ng computation. So, 7 plus 13 equals 20. Di ba? Balikan natin yung kanina na pinakita ko. Yan. 21 to 60 years old, ito yung 7 years. Yung after nung 7 years, 13 years, yun yung 20 na sinasabi ko kanina. Yan. 7 taon kang mag-iipon, tapos after ng 7 years, yung 13 years na natitira, yun yung pera mo na inipon mo, is pwede mo pa siyang palaguin, di ba? Saan ka ba nakakita ng isang HMO na o ng isang health group company na meron kalasing ganito, di ba? Siyempre, pagdating mo ng 20 years o maturity niyan, doon mo mararamdaman na ang galing, sobrang, sobrang galing. So, ayan. Ayan yung plan. Isinira ko sa inyo yung ultimate Kaiser health build yan. So, example natin, yung plan na K100. So, mayroong klase ng apat na plan yata ito eh. Ito yung mayroong klase ng apat na plan. Siyempre, ayan yung nasa likod natin. Yan yung nakikita nyo, pinakamababang plan na ino-offer o sinishare ni Sharon Cuneta. So, yung pinapakita ko sa inyo, ito yung example para sa pinaka sa pinaka high na plan. Yan, plan K100, membership fee niyan is 58,821. So, kung mag-annual ka niyan, ang magiging membership mo is 411,750. Pero kung magkakaroon ka ng gagawin mo siyang spot cash, mas maganda.
mas ma makakatibig ka kaysa dun sa magmamantli ka. Pero dahil kung ano yung kakayanan natin na para makapag-ipon tayo ng dahan-dahan, at least, di ba, alin yung mabagal, pero matatapos natin. Yan. So, syempre, sa kapag nag-ano tayo, nag-join tayo sa Kaiser, meron tayong 500 fee na ano na babayaran. So, itong age na to, sa age 22, 1 to 7 years ka lang mag-iipon. Gaya ng pinaliwanag ko kanina, ganyan lang ang gagawin mo, mag-iipon ka lang ng 2 taon. After ng 7 years, hintayin mo yung maturity niyan. Pagka dating mo ng pagdating ng 20 years niyan, siyempre, maganda na yung magiging yung ipon na ginawa mo. Tingnan niyo, simple lang to. Itong 1 to 7 years, sabayan natin. Kasi hanggat meron tayong magandang ayan. Sabayan natin yung pag-iipon. Dahil si company na meron tayo ngayon na meron silang magandang benefits na shinare din sa atin, sabayan natin yung pag-iipon ng 7 taon. Kasi, tingnan nyo, isipin nyo maigi. Di ba? Kapag meron ang card ngayon, tapos meron ka din na kinukuha ang card. Siyempre, yung kinukuha mong card or pag-iipon is para naman dun sa retirement age mo. Siyempre, ikaw, isipin mo, kunyari, ang age mo ngayon, 22, o kaya 30, 30, 40, 57, o di ba? I-ano natin, ilagay na lang natin siya sa age na hindi tayo mahihirapan. Mag-adjust ng mga age. Oh. Sabihin niya natin, 22 eh, oh. 30 na lang, 30. Yung mga may edad na 30 ngayon, may edad na 40, 50, plus 7 years lang yung kailangan nating bigyan ng panahon na makapag-ipon tayo. Alam mo, hindi mo nga mapapansin yan eh. Kasi, share ko lang ulit sa inyo, nung nakilala namin si IMG 2016, so, di ba? Tapos, nag-join kami 2019, parang kung maihahalin tulad ko yung sarili ko sa inyo, sarili namin sa inyo, dapat hindi na, huwag na kayo, alisin nyo na yung tamang duda nyo. Kasi wala eh. Ako, nagsisi ako eh. Dapat mo ko na ginawa. So, dapat yung monthly ko, di ba? Mababa. So, ngayon, kailangan ko siyang isakripisyo. Kailangan ko siyang pag-ipunan. Kasi, ayaw ko pagdating ko ng retirement age ko, siyempre, pag nawala na ako kay company, hindi naman niya isasama yung card na meron ako ngayon, di ba? O meron kayo ngayon. Siyempre, pag exit niyo sa company, mawawala din yung card. So, yun yung kailangan nyo pag-ipunan. Ang pag-iipunan nyo, yung pag-exit, di ba? Ngayon, kung hindi nyo yung iisipin ngayon, yun tayo, darating talaga tayo sa isang pagkakataon na kasabihin natin na, ako, sana ginawa ko na, sana nakinig ako, di ba? Ganun ako, ganun kami nung una. So, ngayon, kaya ko sinasabi na mas maganda, gamitin nyo yung, sabayin nyo yung health card nyo ngayon. Kasi, alam nyo kung bakit, kapag sinabayan mo yung long term mo, kung magkakaroon ka man ng isang pagkakataon na hindi mo gusto at nagamit mo sa hospitalization, mas maganda magamit mo yung short term. Para pagdating ng yung long term na pinag-iipunan mo, hindi mo siya magagamit. Tingnan mo, 1 to 7 years, kung hindi mo magagamit yan ng 7 taon, alam mo, napakaswerte pa nung mag-aabil nito. Alam mo kung bakit? Meron siyang makukuha bonus na 350,000.
So, kung ihahalin tulad mo siya sa long term, sa short term natin ngayon, dahil siyempre, si company yun, or meron kayong, kung meron kayong personal na short term, so, makikita nyo yung difference, di ba? So, saan ka makakakita? Mag-ipon ka, pagdating mo ng 7 years, hindi ka na maghuhulog, hindi mo rin nagamit yung hospitalization, mas maganda. Kasi, tumubo yung pera mo. O pag tumubo yung pera mo, at nakita mo na talagang hindi nga ako sinungaling na parang inihikahit ko lang kayo na gawin niyo yung Kaiser, ay hindi naman. Siyempre, ano yan eh, proven na yan sa mga holder na nakuha na nila yung card nila. So ako, kaya lang ako naging ganito is gusto ko ding makita nyo yung kagandahan ng card. So, yun nga yung sinasabi kanina, kapag ka hindi mo naman nagamit yung card hanggang 42 po, hindi mo nagamit yung card, no? Mas maganda kasi kung yung card, yung laman ng card, kung ang tanong nyo, paano naman yun? Kunyari, gusto kong withdrawin. Pwede nyo withdrawin. Kasi, siyempre, pagtapos nyo ng 7 years, may ibigay sa inyong ATM yan, yung isa yung parang Visa card yan. Pwede nyo kurutin. Huwag nyo dadakotin. Kasi pag dinakot nyo, mababaliwala lang yung size na yung pag-ipon nyo. Ang sinasabi lang na itong kaisan na ito, tinuturuan na tayo kung paano tayo tamang mag-iipon at mag-iimpes. Di ba? Yan. So, kapag natapos na yan, ng yung 13 years na paghihintay mo, pagdating mo ng 42 years old, di ba? Magkakaroon ka ng pera ng 1,166,169. Siyempre, dahil kunyari, nagkakaroon ka ng sakit, dumating na yung sakit na hindi mo inaasahan, so, hindi ka mangangamba kasi yung 1 million, ilang sakit bago ka, ano yan, ilang sakit bago mo, ano yan, maubos, di ba? Siyempre, mas maganda, piliin natin na maging healthy tayo. Huwag nating abusuhin yung sarili natin. Hindi porket meron tayong card na short term o long term, ay parang hayahay, di ba? Lahat na ng mga bawal, sige lang. Pagka ganun ang ginawa natin, swerte yung mga binipisyari mo. So, ayan, balikan natin yung benefits niyan. Merong makakaabil ka ng annual physical examination. Kapag ka nagkaroon ka ng spot cash, nag-annual ka, so libre ka na doon. Hindi mo na yan maano, hindi mo na yan hindi mababawasan yung ano yung iniipon mo. Ganun. Dental, syempre free yan. Walang tasawa yan eh, di ba? Kung pabunod ka, palinis ka ng ngipin. Waiver of membership, fee due to debt kapag nawala yung holder. Ayan, syempre, ano na yan? Bayad na. Hindi na mga problema yung beneficiary mo. So, may tanong din dito, di ba? Kunyari, sir, paano yun? Kunyari, yung holder. Naguhulog siya ng mga isa-dalawang taon na nawala yung holder. Pagdating ba yung 7 years ba, buhulugan pa ba nila? Siyempre, hindi na. Wave na yun. So, ang hihintay na lang nila is yung maturity. Siyempre, may makukuha din sila dito sa 7 years sa beneficiary. So, yun yung kagandahan ng card, di ba? Hindi ka naman, ano, kumbaga, sa pag-ipon mo, hindi ka na talo dyan, hindi ka na lugi dyan. Ayan, yung features niya, retail membership,
is higher up to approximately 85%. No, di ba? Longer coverage is up to 20 years. So, yun sinasabi kanina, di ba? 20 years mo nang pag 20 years yung pinaka tamang paghihinog ng isang yung kung na talagang ikaw na yung gagamit ng pera. At di syempre, pagdating naman ng ngayon, hanggat bata tayo, dapat huwag nating abusuhin yung katawan natin. Gawin natin yung best para sa sarili natin, para pagdating ng retirement age natin, hindi din tayo mahihirapan. Hindi tayo aasa dun sa mga anak natin kasi mas mahirap yun. Yung aasa ka sa anak, paano kung hindi ano, yung magiging asawa ng anak mo, hindi mo makakasundo. Siyempre, di ba? So, marami mga hindi inaasahan na pagdating dun sa dulo, wala, di ba? Parang, babalik na naman ulit tayo, sabihin na rin, ako dapat pala, ginawa ako, nakainig ako. Yan. Pag-isipan natin, huwag nating tanggalin yung mga duda-duda na yan. Yan. During accumulation period, gaya na sabi ko kanina, 1 to 7 year, immediate medical benefit. Yan. Maka-avail yung annual physical exam, APE coverage. So, siyempre, kasama dyan, sakop niya yung physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urine analysis, complete blood, di ba? Kumbaga parang kami sa isang private company. Na-avail din to. So, yun yung sinasabi ko. Medyo, ngayon, nagsisisi ako kasi nga, ulit-ulit kong sasabihin, nagsisisi talaga ako kasi dapat, in-avail ko to nung mababa pa yung ano eh. Sana mababa yung nagiging monthly ko. Dental benefits, unlimited ka sa dental check-up, dental simple ano extraction once a year pre dental ano yan prophylaxis yan cementation of jacket crowns inlays or glaze and minor adjustment of lens. So, siyempre kung mapapabrace ka hindi na cover yun siyempre yan yung beautification na yun di ba yan yung pampaganda na talaga sa ano sa atin. Basic number 3, basic health benefits, accredited, mga physician, pag-accredit ka ng mga physician, syempre, hindi ganun kamahal yung babayaran mo. Operating room, hospitalization, number 4, member's choice of room and board and up. Gaya nga nung pinakita ko dun sa slides nung nakaraan, kung mamimili ka kung anong gusto mo, dun sa A, as a pay ward, o sa executive, o dun sa marami kayo. Yearly medical benefit, covered ka lagi ng 60,000 per year after full payment. So may tanong dito, sabi niya, paano sir kung sa unang, kung naguhulog ako sa unang taon, maka-avail ko na ba yung, ano, yung card? So dun sa, ano, sa unang taon mo, hanggat wala ka pang isang taon, hindi yung maka-avail yung card hospitalization. Pero yung card, ma-avail mo siya dun sa mga palinis ng ipin, pabulot ng ipin, yan. Basta ang importante, yung 1 to 7 years, hindi natin siya magamit hospitalization. Alam niyo ba, kada isang taon nito, ang covered mo nito, depende din nga sa plan na kinuha mo, dito sa K100, 60,000 ang covered mo hospitalization. So, example, kunyari, yung card na kumuha, yung plan holder na kumuha, nagamit niya unang taon, syempre, yung sinabi ko kanina ng bonus, mababawasan din yun. Ganun yun eh. So, kaya nga, hanggat maaari, meron kayong card ngayon na, ano, na short term sa private na company na pinapasokan natin, mas maganda na i-execute natin to kasi sayang yung mga pagkakataon. Ayan. Ultimate Kaiser Health Benefit Builder. Ayan, nabanggit ko kanina yung waiver of installment due to death. If the member dies during accumulation period and before attaining
the age of 75, makikita mo na, di ba, 75, the process of the credit life insurance shall be applied to the balance of the total membership fees upon approval by the claim of the insurance company making the contract fully paid. Yan yung sinasabi natin. Siyempre, pag na, kapag ka, ano, kapag ka namatay yung plan holder, siyempre, bukod dun sa mababayaran siya, siyempre, depende pa sa klase ng pagnamatay yun. Paano kung aksidente? Siyempre, madodoble yun. Kung ito, kunyari, sabihin natin, coverage siya ng 450,000 or 500,000 or 100,000, siyempre, madodoble. Depende dun sa klase ng case. Yan. Waiver number 6, yan. Waiver of installment due to disability or permanent disability. Siyempre, paano yung sir? Kunyari, may nangyari dun sa plan holder. Hindi ba talaga kaya mag-ulog? Yan, mawi-waive din yun. Siyempre, hindi mo na kaya eh. Parang i-witness lang yan ni Kaiser na talagang hindi na kaya mag-ulog nung holder. Wala na talagang mapagkukuhanan siya ng source para makapagkulog pa siya. So, ganyan-ganda si Kaiser. So, number 7. Yan. Number 8, term insurance. O, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo kanina eh, si Kaiser, 3-in-1. Yan yung meron sa kanya. Accidental death, dismemberment, insurance, and pinapakita ko sa inyo dito, yung sinasabi, parang kung yung nawala yung sa isang membership, nawala yung kung namatay, 100,000 yung covered niya. Pero kung nawala yung dalawang kamay, 100,000. O, paano sir kung isang kamay lang, o isang paa lang, o isang mata lang? O, diba? Eh, siyempre, kalahati lang yun. Diba? Pero siyempre, gaya ng sinasabi natin, piliin natin na maging ligtas tayo. Pagdating natin ng retirement age o dun sa tamang panahon na magagamit natin yung card, sabihin natin ng maayos. Hindi natin mapapahirapan yung pamilya natin. Huwag tayong aasa kahit kanino. Maasa tayo sa mga relatives natin, kaibigan natin. Ako, sinasabi ko, sasama lang ang loob niyo yan. Para may pinagpugutan. Yun. Hindi, ano lang yan. Based yan dun sa mga talagang actual na sitwasyon. Siyempre, kayo ba, kahit nasabihin na natin na ayaw niyo mangyari yan, di ba? Nature yan eh. Ayun, tinatawag talaga na hindi natin na-expect. Ayan. Number 10, Family Assistance Service policy should be inactive. Status plan should be completed at least 1 year in payment. Yung sinasabi ko kanina, kapag naka-isang taon ka lang gumagamit, nakapagulog, maka-avail mo na yung hospitalization. Dapat, hindi mo siya magamit hanggang 7 years. Yan. Siyempre, nominated patient must be immediate family member of the policyholder within the first degree. Yan. Siyempre, pwede mo din yan ipagamit. Diba? Sa family member mo. So, kayo ba ngayon, kunyari, meron kahit kung wala kayo sa wala kayong short term o hindi kayo sa company o sarili niyong card yan, pwede niyo bang, katulad nung sinabi ko kanina, na pwede niyo rin bang ipagamit sa kanina. So, siyempre, di ba may mga pagkakaiba din? Kaya, dapat, maging wise. Reading ko, share ko sa inyo, 2016 namin nakilala yung Kaiser, bakit kami nag-join noong 2019? Diba? Ganun lang eh. Ganun lang kasimple. Parang alam mo yung tamang yung sinasabi, nasa huli yung pag-CCC. Diba? And assistance to be provided by Kaiser shall be and the extent allowable benefits due to the plan holder under this policy. Prior to discharge, the nominated patient payment should have been settled with the ISR. Ang sinasabi nito, kunyari, yung beneficiary number one, dahil, siya nga pala, nakalimutan ko, apat na pwede mong ilagay na beneficiary dun sa ISR. Beneficiary number one, pinagamit
tinawag ng pangangailangan, pinagamit mo sa kanya yung card. So, yun yung, ano, yun yung sinasabi na meron kang mahugot. Yung, nangyari, dinala mo siya sa isang hospital, dahil member ka ng Kaiser, active member ka ng Kaiser, tatawag ka lang sa Kaiser na ipapagamit mo yung card mo. Siyempre, dahil hindi naman siya member nung ano nung card, ang mangyayari, yung laman ng card mo, kunyari, yung 60,000, yan, magagamit yun sa hospitalization. Walang pinagkaiba yan dun sa nangutang ka o nangyayari ka ng pera. Kailangan mo pa rin isettle yung ginamit mo dun sa card mo. Kunyari, 60,000, nagagamit mo lang dun, ang cover mo, 60,000, nagamit mo lang dun, 30,000. So, siyempre, yung 30,000 na natitira, magiging balance mo yun. Pero, siyempre, yung 30,000 na nagamit dun, kailangan mo yung isettle kay Kaiser para buo pa rin siya. So, yun yung kagandahan sa kanya. Siyempre, ano yan eh, Kaiser approval pa rin naman lahat yan. Yan ang management. Ayan. Benefits, medical, basic medical benefits, accredited hospital room and board service, accredited physician, yan. Siyempre, lahat naman yan, meron yan. Hindi lang 1,000 doctors or 500 accredited na hospital ang meron, di ba? 800 nga sa kanya eh. Alam ko, nasa 1,000 na sila ngayon. Yan. Special extended benefits, yun yung mga sinasabi na MRI, junk team, CT scan, dialysis, yun yung mga benefits ng Kaiser. Ayan. Diba kanina, sa pinakita kong una kong pinakita na slide, ayan, pre-existing. Balikan natin. Bilis lang. Sa 1 to 7 years, kung meron ka, kung mag-a-apply yung plan holder at meron siyang yung pre-existing na sakit, halimbawa, high blood, diabetes, yan. Hindi yan covered doon sa 1 to 7 years. Makakovered siya kapag natapos niya ng mag-ipon ng 7 years. Yung ipang 8 year niya, pwede na yun, sakit na yung pre-existing. Ayan. Yan yung Ayan. Yan yung pre-existing na medical condition. Those illness injuries considered to be in existence prior to the effective date of contract. If any professional advice or treatment was given for such illness or condition, such illness condition was anyway evident to the member before effective date of contract. Yung sinasabi kanina, syempre, ang pre-existing hindi siya kasama sa unang pinuntoon. So, yun yung mga, ano, the following illness na covered after nung 7 years, di ba? Ayan, no, nakikita niya, ang dami, ilan yun, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, halos na 20 plus, di ba? So, yun yung mga sakop na after ng 7 years. So, ulitin ko, tama na yung duda. Alisin mo yan. Hindi makakatulong yan. Kung mahal nyo yung pamilya nyo, kailangan nyo gawin to. Lalo na yung mga nasa ibang bansa. Siyempre, yung mga nanonood, kung napanood nyo itong video na to, huwag nyo lang kalimutan na i-message ako para pag-usapan natin, para kayo matutulungan. Siyempre, tulungan lang naman yan eh.
para naman yung pinaghihirapan mo is merong mapupuntahan, di ba? Yun yung mga sakop ng mga threaded disease. No? So, hindi natin isa-isayin yan. Pag, ano, pwede nyo namang reviewin tong video na to. Yan. So, yan. Kapag nagpa-member, kailangan member din ng PhilHealth. Siyempre, ganito sa unang presentation ko, huwag tayong asa sa kanila. Pero, darating yung pagkakataon na kailangan din natin si PhilHealth para doon sa benefits na meron kay Kaiser. Siyempre, once na-admit ka, you will advise to the file the PhilHealth reimbursement form. PhilHealth reimbursement due to shall deducted from the total hospital bill. Siyempre, para naman hindi maubos yung ano mo, yung laman ng pera mo. Yung kagandahan kung bakit mayroon kang backup. Ibig sabihin, backup mo si PhilHealth. Kung dun sa unan na sinabi ko, huwag tayong umasa, tama, yun kasi paano kung wala tayong long-term healthcare. Diba? Eh, siyempre, makasasagad natin si PhilHealth. Pagka nasagad natin si PhilHealth, di, pag naubos na natin, nakakailang gamit na tayo, hindi na tayo matutulungan yan. Siyempre, darating yung pagkakataon na hindi tayo matutulungan yan. So, ayan, isa sa mga requirements ni Kaiser yan, Kaiser members without PhilHealth shall shoulder the pay corresponding portion sa PhilHealth. So, mas mga na talaga, meron kang PhilHealth. Ayan. Sabi nga dito, paano yun? Kung nga rin, hindi ako nakahulog. Ito yung mga maraming tanong minsan ng mga walang plan holder. Sabi niya, if payment is made after the grace period, then the contract shall be considered lapsed. However, the owner shall be given grace period of 30 days or 1 month. 1 month to pay the due to installment benefits may be provided to the members only after the installment pay. So, siyempre, hindi naman si Kaiser, hindi naman siya madamot, bibigyan ka pa niya ng pagkakataon, di ba, na magawan mo. Siyempre, paano kung na-delay ka lang naman, di ba? So, yung sinasabing giving back doon naman doon sa mga plan holder. Di ba? Ayan, reinstatement. Ayan. Update member will be premium, pay the premium due to the missed months plus surcharge of 1.5% month or 18% annual kung nag-annual. Siyempre, ito hindi na ito mabigat kasi tingnan mo, 300 lang ang babayaran mo para ma-active yung card mo. Siguro kung nasa iba kang health card company, malamang lapse na or wala na talaga, wala ng pag-asa. Yeah. Hanggang 2 years na yan, na unpaid, di ba? Tingnan mo, 2 years, ang tagal nun. Yung mga 30, isang buwan, alam nga na pabayaan mo yung isang buwan, kumpara doon sa halos umabot ka ng 2 taon, di ba? Si Kaiser, mabait eh. Ang mangyayari lang yan, yeah, adjust na lang yung tapos nung ano mo, nung pag-uhulog mo. So, ayan. Yan yung kahalagahan ng healthcare value, yung Kaiser. So, sabi nga dito, yan, ang isa sa mga benefits, transferability the Kaiser Ultimate Health Bundle. Ibig sabihin, yun nyo, pwede nyo pa siyang ipamana, di ba? Paano kung pating na, kunyari, yung mga anak ko ngayon, 20 or 30, pagdating nila ng 37 years old, tapos na nila yung card, maturity na lang ang hinihintay nila. E paano kung nari tayo naman? Ako, edad ko ngayon, nasa 42 na ako. Siyempre, di ba? Plus 7, 49. 49. Tapos ko na yung card. Hintayin ko na lang yung maturity nun. Dun sa, malamang, 60 plus na ako nun. At least, wala, hindi ako mangangamba. Kasi,
yung 1 to 7 years na maganda na hindi kong magamit yung hospitalization doon, yung 8 year, meron na, tumutubo na yung pera. So, ano to yung, wala ka lang pang problemahin. Isen sa mga, sabi ko na noon, sayang, sana na-share ko sa mga kasama ko na, ano yung nag-exit sana. Kahit paano, meron pa na silang card ngayon. Yun yung, ano yun yung, minsan nakakapanghinayang, di ba? What are the benefits that can receive with the principal beneficiary? Siyempre, parehas naman yun. Yearly healthcare benefit value, long-term car benefit value, long-term healthcare experience incentive. So, yan, di ba? Transferable yan eh. Sa ito siguro, masasabi ko na pwede mo itong ipamana dun sa mga anak ko. Pero siyempre, tinuturuan din namin sila kung paano ang taong mag-save. After na siguro ako rin ng kids ko, tatlo, yung isa natatrabaho na. So ang ginagawa, tinuturo sa kanilang taong mag-invest. Kahit na meron isang card, pinapakuha pa rin siya nito. Sabihin natin, ng age na ngayon, 21. Pagdating niya ng 29 o 30, at least. Tapos, hintay niya yung maturity nun, di ba? So, malaking bagay na sa kanila yun. Hindi na sila mahihirapan. Well, upgrading plan, pwede mo rin yung i-upgrade, syempre. May process na din, ha? 300, may process na din 300,000. Tapos, yun yung mga gagawin na mga proseso, payment of additional installment, corresponding the updated plan. So, beyond 30 days, after 30, fill out the amendment form, payment ulit ng 300,000. So, 300,000, hindi naman yan malaki kung sasali, di ba? Gusto nyo mag-upgrade. Pero kung magda-downgrade kayo, yun yung hindi siya mapayagan. Upgrade lang. And ka-eligibility, kung 30 to 40 years old, yun yung plan niya, 45, 41 to 50, K-60, 51 to 60, 7K75. So, yan yung mga payment ni Kaiser, Kaiser International, yung mga bank account na pwedeng pagbayaran, di ba? So, ayan. So, ayan, i-share ko sa inyo itong difference ng short term at saka long term.
renewal not gara sa short term o yung traditional na HMO, renewal not guaranteed with high claims kay long term, renewal is guaranteed, yearly increase premium kay long term, fixed siya na 7 years. Kay traditional, generally, no insurance coverage, pero kay long term, tingnan mo naman, di ba? With four-way insurance coverage up to the long-term healthcare plan. May term ka na, may accidental, may waiver of installment due to death, may waiver of installment due to permanent and total disability. So, yan pala yung pinapakita ko pa lang sa inyo na pag-aaiba nila. Tingnan mo kay traditional, covered siya ng 60. Si long-term, 60 years old. 60 years old beyond, di ba? Ito pa, pre-existing illness is not covered during the first year. Pero kay long-term pre-existing covered accumulation period, no exclusion after 7-year coverage, di ba? So, yan yung mga kung re-review nyo itong video na to, yan yung makikita na maganda yung benefits na meron sa kanya. Yung mga pagkakaiba nilang dalawa. So, tama na yung duda. Kasi sayang. Ayan, share ko din sa inyo itong paano kung itong mga yung mga wala sa company pero wala sa company o may mga maliliit na company, negosyo, may business na pwede rin nilang ikuha yung mga trabahador nila. Tapos ito yung mga major hospital na accredited, Makati Medical, St. Luke, Medical City General Hospital, Perpetual, Capital Medical Center, ayan, Cardinal Santos Asian Hospital. So kapag individual plan ka, ayan yung mga individual rates din yan. Eh, pwede rin kumuha yung family plan. So, ang daming mga di ba, opportunity. Mini group naman, mga 10 to 49 members. Pag group plan, 50 to 99 members. Na pag corporate, ayan, 100 members and above. Siyempre, sa mga nakikinig, lalo na kung may nakinig nito, yung may nasa malalaking company, magandang i-avail nyo to, lalo na yung sa corporate. Kasi alam nyo kung bakit, win-win situation. Kumbaga, sa isang negosyo, hindi lang kayo labas ng labas. Meron din sa inyong return na sinasabi yung ROI. So, dapat makita niyo itong video na ito na share ko sa inyo. Basta, business partner. Hindi ba? Kontakin niyo lang ako para makatulungan ko din kayo kung paano.
So, ayan. Share ko sa inyo yung dashboard ko. Nakita nyo dyan. Ayan yung Kaiser ko na sa IMG. Yung Kaiser talaga na ito yung long term ko na hinuhulugan. So, kapag nag-join kayo, mag-aaral din kayo ng ganitong account na dashboard. Siyempre, kahit na yan, nakikita nyo lahat ng transaction nyo. Kung kailan kayo mag-juju, nakikita nyo rin dyan kung kailan nagiging transaction history nyo. Kahit hindi na kayo magpa-print. Kahit kayo na mismo, makikita nyo. Yan o, yun yung account ko sa Kaiser. Yan, so hanggang dito na lang yung aking video. Sana marami akong na-share sa inyo na napulutan niyo ng isang magandang tips. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo sa paikinig niyo sa pagbibigay ng oras na panoorin niyo yung video na to. So ayan yung aking email sa baba. Ito yung aking IMG na login, tapos yung cellphone number ko sa baba. May issue lang ako para tulungan ko kayo. So hanggang dito na lang. Huwag niyong kalimutan, click subscribe yung aking video, tapos i-click niyo yung bell para sa mga susunod na video. So bye-bye. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser Health Card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser.